Mula sa isang anime series ay muling isinabuhay ang One Piece sa isang live-action series na mapapanood sa Netflix. Makikita sa unang episode ng One Piece kung saan ay pinakita si Goldie Roger. Siya ang kilabot na hari ng mga pirata at inihayag ng pamahalaang pandaigdig na siya ay bitayan sa harap ng publiko upang mapigilan ang lumalaganap na pandarambong. Bago siya bitayan ay tinanong siya ng isa sa mga mamamayan doon kung nasaan ang kanyang mga kayamanan. Agad naman itong sinagot ni Roger na kung gusto niya ang mga kayamanan ay makikita ito sa isang lugar ngunit kailangan nila itong hanapin. Dahil dito ay nagkagulo ang lahat at gusto nilang hanapin ang kayamanan ni Roger. Dito na nagsimula ang bagong panahon ng mga pirata at dahil dito ay maraming tao na ang mga naging pirata upang hanapin ang kayamanan at ang isa sa mga ito ay ang isang batang lalaki na nagngangalang Monkey D. Luffy. Gusto niyang maging hari ng mga pirata at ito ang kanyang nag-iisang pangarap noong bata pa siya. Ngayon ay nagsisimula na si Luffy ng kanyang pakikipagsapalaran sa karagatan. Naglayag siya sa dagat gamit ang isang maliit na bangka habang siya ay nakikipag-usap sa isang ibon. Bilang simula ng kanyang pangarap ay nagplano si Luffy na hanapin ang kanyang magiging mga crew at nais niyang magkaroon ng 10 mga miyembro. Sa hindi inaasahan ay biglang nagkatagas ang kanyang maliit na bangka. Upang mailigtas ang sarili ay pumasok siya sa isang bariles na kahoy at pagkatapos ay nagpalutang-lutang siya sa ibabaw ng karagatan. Samantala ay makikita ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang naglalakihang mga barko na kung saan ay nagpapalitan ang mga ito ng putok ng mga kanyon. Ang isa sa mga kapitan ng barko ay nagnangalang Aldida na may patong na 5 million berries sa kanyang ulo. Pinamumunuan niya ang kanyang crew na Aldida Pirates mula sa labanang ito. Dito ay makikita ang mga pagpatay ng mga rebelding piratang ito. Sa huli ay nanalo ay ang piratang pinamumunuan ni Captain Aldida. Ilang saglit lang ay ipinakita ang isang malaking barko na iniangat ang isang bariles na kahoy na pinaglalagyan ni Luffy. Tinala nila ito sa ibabang bahagi ng barko. Inihayag naman ni Aldida na hinahanap niya ang isang lalaki na ang pangalan ay Zoro. Tinanong niya ang isang matandang lalaki kung nasaan si Zoro ngunit hindi naman niya alam kung nasaan ito. Inakala ni Aldida na nagsisinungaling lang ang matanda kaya't hinampes niya ito ng kanyang iron clamp weapon na agad ikinamatay ng matanda. Pagkatapos ay ipinag-utos niya sa isa niyang crew na si Kobe na linisin nito ang dugo ng matanda. Kinagabihan habang nililinis ni Kobe ang iron clamp ni Aldida ay bigla siyang nakarinig ng isang ingay mula sa bariles na nasa kanyang harapan. Ilang sandali pa ay biglang lumabas si Luffy na siyang kinatakot ng lubos ni Kobe. Dahil sa takot ay nakiusap si Kobe sa kanya at nagmakaawa na huwag siyang patayin. Ngunit sinabi ni Luffy na kailangan lang niya ng pagkain at pagkatapos ay tinanong niya si Kobe kung merong pagkain sa lugar. Mabilis naman na sinabi ni Kobe na barko ito ni Captain Aldida at hindi siya basta-basta makakakuha ng pagkain. Hindi naman natatakot si Luffy at naghanap pa din siya ng pagkain doon. Ipinakita naman ang isang flashback kung saan ay ipinakita ang isang batang lalaki na nakikinig sa isang usapan na pinamumunahan ng isang pirata na kulay pula ang buhok na nagnangalang Shanks. Pinagmamasdan ito ng batang lalaki habang ito ay naglilinis kasama ang kanyang mga crew. Ang batang lalaki pala na ito ay si Luffy. Ayaw niyang tinatawag siyang bata dahil alam niya na kaya niyang maging isang pirata at balang araw ay magiging isa siyang hari ng mga pirata. Sinabi naman ni Shanks kay Luffy na matatapang na tao lang ang maaaring maging pirata. I am. And I'll show you. Kid's on his own. Better a disappointed kid now than a dead one later. Let's get this. These men need a drink. Hi, Captain. And a bath. Dahil sa sinabi ni Shanks, umakyat si Luffy sa harapang bahagi ng barko at hiniwa ng kutsilyo ang kanyang pisngi sa harap ng lahat upang mapatunayan na matapang siya. Sa kasalukuyan ay nag-usap sila ni Kobe at Luffy. Sinabi ni Kobe kung gaano siya pinahihirapan ni Aldida sa barko nito. Sinabi naman ni Luffy na pinaplano niyang hanapin ang mga kayamanan ni Roger sa Grand Line. Tinayuhan siya ni Kobe na huwag na siyang tumuloy dahil napakadelikado doon at mayroon ding nagtataas ang mga alon. Dahil sa dedikasyon ni Luffy ay pinagtawanan lang siya nito. Pagkatapos ay nakarinig sila ng isang kakaibang tunog na tila isang halimaw. Sinabi ni Kobe na ingay lang iyon ang paghihilak ni Aldida habang natutulog. Nang aalis na sila gamit ang isang maliit na bangka ay malas silang nahuli ni Aldida dahil sa nagawang ingay ni Luffy. Sinabi ni Luffy kay Captain Aldida at sa mga tauhan nito kung sino siya. Sinabi rin niya na magiging isang hari siya ng mga pirata. Pinagtawanan lang siya ng lahat at nagtanong si Aldida kung sino ang pinakamalakas sa buong karagatan. Sabay-sabay na sumagot ang kanyang mga tauhan at sinabing siya ang pinakamalakas.
Ngunit sinabi ni Lupi na binanggit sa kanya ni Kobe na siya daw ay isang masamang dugong na kinagalit ng matindi ni Alvida. Dahil dito ay binaril ng isang crew si Lupi ngunit tumalbog lang ang bala sa kanyang katawan. Hindi siya tinablan kaya umatake si Alvida at hinampes siya nito ng iron clamp at pagkatapos ay naglaban silang dalawa. Gaya ng inaasahan ay ginamit ni Lupi ang kanyang pambihalang goma-goma pistol kaya tumilapon si Alvida sa dagat at pagkatapos ng kanilang laban ay isinama na niya si Kobe. Pinakita naman si Zoro na nagsindi ng isang kandila at pagkatapos ay dumating ang isang lalaki na ang pangalan ay Mr. Seven. Hinikayat nito si Zoro na sumali sa kanyang crew ng kanyang pirata. Tumanggi si Zoro at dahil dito ay tinangka siyang patayin nito kaya't naganap ang isang matinding laban. Dahil sa galing sa paggamit ng espada ni Zoro ay hinati nito ang katawan ni Mr. Seven. Samantala matapos talunin ni Lupi ang pirata ni Alvida ay sumakay na sila ni Kobe sa maliit na bangka. Nagtanong sa kanya si Kobe kung bakit siya nabibinat. Kinuwento naman sa kanya ni Lupi na noong bata pa lang siya ay ginamot ni Shanks ang hiniwa niyang sugat sa kanyang pisngi. Pagkatapos nito ay aksidente niyang nakita ang isang kakaibang purple fruit na nasa isang kahon at kinain niya ito. Samantala sa Makinas Bar ay may isang lalaking nanggugulo dahil naubusan sila ng alak. Nilapitan ni Shanks ang lalaki at binigay ang tira niyang alak. Nagalit ang lalaki at binasag niya sa lamesa ang alak na binigay ni Shanks sa kanya. Mas pinili na lang ni Shanks na manahimik at nilinis na lang ang sahig. Pinagtawanan siya ng mga sigang lalaki. Pagkaalis ng mga ito ay nakita pala ni Lupi ang lahat kaya't nagalit siya kay Shanks. Sinabi ng batang Lupi na minaliit siya ng mga ito ngunit bakit hindi siya lumaban at sinabihan rin niya na isang duwag si Shanks. Sinabi naman ni Shanks kay Lupi na ang paghihiganti ay hindi isang katapangan at nang pigilan niya si Lupi na gantihan ang mga lalaki ay biglang nabinat ang kamay nito na parang isang goma. Napagtanto ni Shanks na nagkaroon ng kakaibang power si Lupi. Matapos nitong kainin ang goma-goma fruit ay naging goma ang katawan nito. Sa kasalukuyan naman ay pinakita niya kay Kobe ang kanyang power at pagkatapos si Kobe naman ang tinanong ni Lupi kung ano talaga ang gusto niya. Magiting na sinabi ni Kobe na gusto niya maging isang Navy simula noong bata pa siya. Pinanggit rin niya na wala siyang kakayahan na tuparin ito kaya't sinabi naman ni Lupi na tutulungan siya nito na maabot ang kanyang pangarap na maging isang Navy. Pagkatapos ay nagplano sila na pumunta ng Grand Line at sinabi niya kay Kobe na kailangan nilang makapunta sa pinakamalapit na Navy Headquarters. Nais ni Lupi na makuha ang mapa ng Grand Line at isali si Kobe sa Navy. Super stealthy. Ipinakita naman ang isang magandang babae na mukhang pagod na nasa gitna ng karagatan na nagnangalang Nami. Iniligtas siya ng dalawang lalaki, ngunit plano lang pala ng mga ito na kunin ang baol ng kayamanan ni Nami. Hindi nila inaasahan na wala palang laman na ginto ang baol. Lumalabas na nilinlang lang pala sila ni Nami at ninakaw ang kanilang bangka at pagkatapos ay nakita ni Nami ang isang mapa doon. Pinakitang muli sila Lupi na nakarating na sa Shell Town. Nakakita sila doon ng mga poster ng mga pinakakilalang mga pirata kaya't nagtanong si Lupi kung nasaan ang kanyang poster. Pagkatapos ay kumain sila sa isang malapit na restaurant at naruroon din pala sina Zoro at Nami. Nilapitan ni Nami ang isang lalaking sundalo na parang may gusto siyang kunin dito. Makikita naman na binigyan si Zoro ng isang batang babae ng rice bowl, ngunit nabunggo niya ang isang lalaki kaya't nahulog ito sa sahig. Tinapakan ito ng nagalit na lalaki at pinagalitan niya ang batang babae. Lumapit si Zoro at kinain pa din ang rice bowl na tinapakan nito. Pinilit siya ni Zoro na humingi ng tawad sa batang babae ngunit minaliit siya ng mayabang na lalaki. Pagkatapos ay naglaban sila kasama ang mga tauhan ng lalaki. Pinakita naman si Nami na sinamantala ang pagkakataon at hinila niya ang isang sundalong Navy upang kuhanin ang damit nito. Samantala, si Zoro ay natalo ang lahat ng mga sundalo at nakiusap ang lalaki na huwag siyang patayin at sinabi nito na ibibigay ng ama niya ang kahit anong naisin niya. Pagkatapos nga ng pagmamakaawa ay dinala siya ng lalaki sa ama nito na mayroong isang bakal na palakol sa kanyang kamay at ito ay nagnangalang Captain Morgan. Pinapili nito si Zoro na maaari siyang maging isang sundalo ng kanyang Navy o kaya naman ay itatali siya sa isang poste sa loob ng 7 araw bilang kanyang parusa. Ngunit mas pinili ni Zoro ang maitali sa poste kesa ang maging isa sa kanyang mga sundalo. Sa maliit naman na bangka ay nag-iisip sila Lupi kung paano nila mapapasok ang headquarters ng mga Navy at hanggang sa makaisip ng paraan si Lupi. Samantala ay itinali na si Zoro ng anak na lalaki ni Captain Morgan upang parusahan. Nag-iwanan na nila si Zoro ay nagpakita naman si Lupi na lumabas mula sa isang lagusan sa ibaba.
Kinikayat niya si Zoro na sumali para maging crew ng kanyang pirata ngunit tumanggi ito sa kanya. Kahit na hindi ito pumayag ay pinakawalan pa din siya ni Luffy. Pinakita namang muli si Nami na pinasok din pala ang headquarters sa pamamagitan ng pagdi-disguise bilang isang Navy. Habang kinakalhaga ni Luffy si Zoro ay tinanong niya ito kung bakit siya nahuli ngunit sinabi lang ni Zoro na nagpahuli lang siya at kagustuhan niya iyon. Sinabi naman sa kanya ni Luffy na may dahilan si Zoro kung bakit siya nagpahuli at iyon ay dahil isa siyang mabuting tao. Samantala sa basement ng headquarters, habang hinahanap ni Nami ang mapa ay nahuli naman siya ng dalawang Navy at ang isa dito ay ang ninakawan niya ng damit na agad siyang nakilala. Dahil dito ay napilitang makipaglaban si Nami at mabilis naman niyang natalo ang dalawa. Mula naman sa itaas ay aksidenteng nahulog si Luffy mula sa isang air vent. Doon nga ay nagkita sina Nami at Luffy. Sinabi ni Luffy na hinahanap niya ang mapa ng Grand Line. Kaya't nagtulong ang dalawa upang hanapin ang mapa ngunit bigla silang nahuli ni Captain Morgan. Sa kabutihang palad ay nagawa nilang makatakas ng sabihin ni Nami na bago lang siyang recruit doon at isang bilanggo naman si Luffy. Agad silang pumasok sa isang silid kung saan nakatago ang mapa ng Grand Line. Doon nga ay matagumpay nilang nakuha ang isang kahon na pinaglalagyan ng mapa. Sa kasamaang palad ay nalaman ni Captain Morgan ang tungkol sa kanilang mga balak kaya't nagkaroon sila ng matinding labanan. Ginamit ng kapitan ang kanyang kamay na palakol at nagsanib puwersa naman sila Luffy, Zoro at Nami upang talunin si Captain Morgan. Sa pagtatapos ng episode ay nagawa nilang talunin ang kapitan. Pagkatapos ng laban ay agad silang nagtungo sa isang barko upang simulan ang kanilang paglalakbay. Hindi maitatanggi na naging magkaibigan sina Luffy at Kobe kahit nasa maikling panahon, ngunit mas pinili nitong hindi sumama kila Luffy dahil mas gusto niya ang maging isang sundalong Navy. Sa gitna naman ng karagatan ay makikita ang isang higanteng barko ng Navy at doon ay pinakita na nakatanggap ang Vice Admiral na nagnangalang Garp ng isang impormasyon tungkol sa isang grupo ng pirata na nagnakaw ng mapa ng Grand Line sa Shell Town.